Mag-proceed tayo kaagad dito sa ating discussion about sa territory boundaries. Meron tayong mga guide question na sinabi ng ating mensahero na bakit pa kailangan nating pag-aralan ang territory boundary. Ano? Ano? Ano, sir? Para makilala natin kung saan tayo. Ayan, tama po. So, ito, meron akong lista dito, tatlong. Tama yung sabi ni Sis Chelsea, para makilala natin ang ating mga sarili. Pangalawa, para guided ang ating bansa sa magulong geopolitics. Kasi alam naman natin na sa ngayon pa lang nakikita na natin yung mga nangyayari sa iba't ibang bansa. Tulad ng sa Ukraine, sa Russia, at marami pang ibang nangyari na natapos na, at panigurado sa mga susunod na mga araw, mga buwan, taon, ay magkakaroon na kaguluhan. And pangatlo, para alam natin kung saan tayo lulugar sa biblical, based sa biblical at sa geopolitical issues. Kasi kung alam ninyo, di ba sa atin, pag hindi natin alam kung saan ba tayo lulugar, minsan, tulad ng West Philippine Sea, minsan, di ba? Hindi natin alam kung sino, saan dapat tayo. Minsan, ang alam natin dati, doon sa Western, di ba? Tama? Pero ngayon, dito pala yung dito sa Asia, sa China, di ba? Kasi at least unti-unti nating naintindihan yung about doon sa two witnesses. Kasi ako man, kahit noon, sabi ko, mapabait ang taga-Western. Kasi sila yung tumutulong sa atin. Pero kapag alubugin o tignan natin pabalik yung history, doon natin malalaman ang katotohanan. Okay. So, ang naging topic dito sa video number one is nahahati sa dalawang section. Meron yung section one, yung about doon sa Jubilees, Book of Jubilees. Pangalawa, yung about sa mundo. Meron yung iba, flat daw ang earth. Yung iba naman, spherical, o kaya pabilog. Kaya minsan naririnig natin, bilog ang mundo. Dito sa ginawa ng ating kamahalan, ay gusto tayong i-educate about sa totoo, based on sa map, sa nakikita natin, based sa experience. Kasi kung minsan, pwedeng kung mapasok sa isip natin, bakit dito, araw, umaaraw, at sa bandang western, ay gabi. Di ba? Bakit hindi pare-parehas yung oras? Kasi kung flat talaga yan, edi lahat sana, umaraw, di araw. Yun po yung dahilan kaya parang bumabalik tayo sa anong tawag sa subject? Geography? History? Geography? Geographical? And meron pa dito ang isang dahilan kung bakit natin kailangan mapag-aralan ang world territory para malaman natin kung sino yung tinatawag na saan ba yung place ni Gog and Magog. O may alam ba kayo? Country na doon nakatira ang Gog and Magog. Yan, may narinig ako dyan, somewhere. Yeah. Tama yun.
sa Europe, America. Pero mostly on sa Europe, no? Tama ba? Sa Europe. Doon galing yung sumalakay sa atin nung panahon ng 1521 yung mga Kastila and yung mga Greek. So, yun yung isang dahilan kung bakit kailangan natin pag-aralan. Merong babala ang ating mahal na mensahero na bago tayo pumunta dito sa work territory, ay kailangan nating maintindihan yung the River of Genesis. Kasi napakahalaga po yung mga River of Genesis na maging benchmark doon sa mga tinatalakay dito sa world territory. So, sino po ba sa inyo ang naunawaan na ang River of Genesis? Hindi ko alam kung tuloy-tuloy na natin itong world territory or kailangan pa natin balikan muna yung River of Genesis. Kasi yung mga susunod na, yung susunod na video dito is about doon sa territory ni Shem, yung mga magkakapatid, and Japheth. Although may idea na tayo dahil minsan ay napanood natin. Hindi ko lang alam sa iba. Lahat ba nanonood? Pero anyway, tingnan natin, tuloy natin kung ano yung Book of Jubilees. Okay, merong katanungan nung Jubilees na bakit yung Book of Jubilees ay hindi nasali sa Bible. Samantalang yung Book of Jubilees ay parang kasing dami din. Ang idea galing kay Moises, yung idea or nag-reveal kay Moises yung Book of Jubilees. Pero ang tanong, bakit hindi nasali sa Bible natin ngayon? Diba? Yung mga ibang sulat ni, ano yung mga book na sulat ni Moises sa Bible, sa Old Testament? Genesis. O, sulat din niya yung ano, sa kanya nag-reveal yung Book of Jubilees. Alam niyo ang sagot? Sabihin natin. Yung Book of Jubilees, noong panahon na pinakanonize ang Bible, eh hindi nasali. Hindi siya nasali sa pagkanonize. Noong 15, hindi ako nakakamali, 15, mamaya baka makita ko. Hindi siya nakasali doon sa time na ipa-canonize ang Bible, kaya wala yung Book of Jubilees. Pero actually, marami din yan, parang kasing dami din ng Psalm. Pumapangalawa sa Book of Psalm, yung Book of Jubilees. Ang sunod na tanong dito, bakit ginawang sa based doon sa video na napakinggan natin kanina, yung Jubilees, bakit ginamit ng ating mahal na mensahero ito sa world territory samantalang wala naman sa Bible? Kasi mas madali niya matutod mo sa ato ni Diyos. Mas maliwanag ang explanation. Tama. Ayan niya ginamit. Kasi ang tanong, bakit ginamit niya yung Book of Jubilees dito sa presentation ng ating mahal na mensahero, samantalang hindi niya ginamit doon sa family tree ni Adan? Diba? Okay, so sagutin na lang natin direct to the point. Kaya hindi niya ginamit yung Book of Jubilees dahil conflict yung mga information
mula sa Book of Jubilees doon sa Genesis. May conflict. May dahilan pa yun bakit naging conflict. Ang laging dahilan nun, kung babalikan natin kung paano nabuo, paano na-translate yung Book of Jubilees. Hindi kasi nila makita nung panahon na yun, lately lang nakita yung original Hebrew. Okay? Yung hawak natin ngayon, based on sa video, ay isang English na nag-translate sa English, kaso nga lang mula sa mga Greek. Ang first na nag-translate ay Greek. Tapos, sumunod yung Ethiopian, yung GS text. So, sa madaling salita, ang unang nag-translate pa rin ay mga Greek. Alam naman natin kung ano yung gawat ng mga Greek. Ay, nasaan yung Hebrew na original? Bakit hindi nila nakita? Kasi kailan lang nila nakita yung Hebrew ng Book of Jubilees? Kailan lang? Mga 19... Ano yung sinulat ko dito? 1947 to 1956. Doon lang nila natuklasan yung Hebrew na Jubilees, Book of Jubilees, sa in 5-8 Qumran. Okay. Sabi ng based on sa video, yung mga ibang researcher, yung mga scholar, sinabi nilang hindi kumaga incomplete daw, inaccurate yung Hebrew. Eh kung isipin natin ngayon, saan ba galing yung Book of Jubilees? Di ba si nag-reveal kay Moises? Di ba si Moises, ano siya? Hebrew. Ba't sabihin nila na mas accurate pa yung Ethiopian na galing sa Greek? Eh ang original ay galing ay yung revelation ni Moises na Hebrew. Yun po yung isang dahilan kaya ayaw gamitin ng ating kamahalan yung Book of Jubilees doon sa family tree of Eden. Magbigay tayo ng isang halimbawa bakit ayaw niyang gamitin. Dahil merong ginagawa ang mga Greek. Meron silang binabago katulad ng pangalan ating Abba Yahweh. Dinalitan. Yan po yung isang dahilan kaya hindi niya ginamit at nagkakaroon ng conflict. Pero bakit ginamit niya dito sa word territory? Ang dahilan ay, tulad ng narinig ko kanina, dahil mas madaling ma-identify at ma-verify sa word map. Kaya tingnan natin yung word map natin ngayon, madali nating makita. May mga word doon, medyo tumatama based on geological location, based on history. Tama nga naman. Kasi ngayon pa lang, yung isang halimbawa, bakit dito sa atin, umaga, tapos doon sa bandang Amerika, gabi. Yan po yung isang nagpapatunay na hindi talaga flat yung Earth. Yan kasi yung susunod nating pag-uusapan, yung about doon sa about curvature or shape ng ating mundo, yung flat. Sino po bang naniniwala dito na flat ang mundo? Meron? Sino naniniwala na pilok? Yada? Diba? Ayun. Hebrew versus Greek, Shemite versus Japhethite.
yung mga Greek, ito yung mga grupo ng Japhethites. No? Sila yung gumawa ng Book of Jubilees, kaya yun yung isang dahilan talaga. Nag-translate, yung sarang ibig kong sabihin, nag-translate doon sa Book of Jubilees, kaya hindi ginamit ng ating kamahalan. So, sa ating kamahalan, nag-stick siya doon sa Genesis, para at least hindi ma-involve yung conflict doon, kasi may confusion and may conflict, hindi magkatugma. Dahil nga po, iba pala yung hawak natin ngayon ay mula translation ng Greek and yung Ethiopian. Pero ang pinaka-original talaga dyan is Hebrew. Hebrew, pero lately lang lumabas noong 1947 to 1956. Okay, so malino po ba mga kapatid? Yan, thank you. Punta naman tayo dito sa section 3, no? Section 2, walang 3. 2, yung about doon sa globe and yung flat versus spherical. So, direct to the point tayo na ang mundo talaga is spherical, hindi siya flat. Meron lang pinapatungkulan ang ating kamahalan doon sa video niya about doon sa flat kasi may naniniwala na flat. Diba? Based doon sa video. Tama po ba? Maraming tawag ng semplang-semplang. No? Tumbling-tumbling, semplang-semplang. So, hindi tumutugma. Ngayon, meron tayong mga binigay na reference about doon sa yung globe, yung mundo natin ay spherical. So, sa Isaiah 24:15-16, sabi dito, therefore, in the east, give glory to Yahweh, exalt the name of Yahweh, the Elohim of Israel, in the island of the sea. Kasi ang gusto nating makita dito, meron dito, where is the end of the earth? Kasi nga, yun yung gusto nilang hanapin, nasaan ba yung earth, end of the earth. Kasi kung flat yan, sigurado, pag nakarating ka sa end, mahuhulog ka. Pero ang sabi daw, may bakol para hindi mahulog. Oh, flat. Pero hindi totoo yun. Diba? Semplang. Doon pumasok yung mga semplang-semplang. So, ito yung basis kung bakit yung mundo natin ay bilog. Sa isa yung nabasa ko kanina, Island of the Sea. Parang nakikita natin, ito pa lang sa atin, ito yung pinakamaraming island sa buong mundo. Aling bansa po ba ang may pinakamaraming island? Pangalawa tayo, Indonesia. May mas marami pa doon. 21,000. Tayo 7,000. Meaning, east portion pa rin yun. Halos naka-align, bandang east. Pero ang pinakasentro natin kapag doon sa horizon is yung sa Philippines, nasa Pilipinas, dito sa Kupir. Okay. Meron pang isa dito, from the end of the earth, we hear singing glory to the righteous one. So, ibig sabihin may mga tao. No? May mga nakatira. Kasi doon sa flat earth, eh, ang pinakadulo doon, Antarctica. Antarctica. Hindi ko maano kung ano yun. Antarctica. Antarctica. Walang tao dun eh. Ano yung yellow yata. Based dun sa video na panood ko. Meron bang isa dito sa verse? Ito ay mga references from mula sa Bible. Isaiah 42 verse 10. Sing to Yahweh a new song. His praise from the end of the earth. You who go down to the sea and all that is in it, you island and all who live in them. Meron pa ito, isa? Job 26, 6, verse 10. He hath compassed
the waters bound until the day and night come to the end. Meron pang isa, Proverbs 8:27. When he established the heaven, I was there. When he drew a circle on the face of the deep. Ito po yung mga references. So, kung interpret natin yan, based on sa video, yung sinabi niya, yung east and west, meron silang meeting point. At iyon po ay yung makikita sa bandang east. Maraming island, may mga kumakanta, at ito ay from north to south, tas circular yung pagkaguhit, hindi siya straight. Tapos wala siyang tatamaang kalupaan. Kung i-check natin sa mapa, nasa Pacific Ocean talaga. Tama? Nakita nyo, sabi, kung napanood nyo yung video, kung nakikita natin, kita yung from north to south na dumaan talaga doon sa Pacific Ocean at yun yung tinatawag na end of the earth. Yung pagitan ng west and east. Kaya kung mapapansin nyo, habang nagpupukang riway-way dito, sa kabila naman, bandang west ay dumidilim. Kaya bandang western ay gabi magkasalungat. Gabi dito, umaga doon. Or minsan, depende sa location kasi hindi pare-pareho yung America office natin. Meron kasi yung dito sa Copier kasi is latitude. Hindi ko alam kung horizontal di ba? 1, 2, 3 dito sa atin. Positive E. Tapos hanggang positive ilan ba yun? Ano ba yun? 12? Tapos doon sa west naman negative. Napansin kayo? Kapag pumunta kayo sa internet sa setting. GMT. Parang standard time, di ba? Standard base. Alam ko, reference na yan, yung time doon, kaya hindi pare-pareho sa time. Okay. Sa susunod na mga video, doon natin malalaman yung mga boundaries ng mga magkakapatid and yung si Shem, si Ham, and si Japheth sa mga susunod na video. Bilang panghuli na aking mensahe sa ating mga kapatid ay ito pong ginagawa natin, itong pagkakataong ito ang mabuksan ang ating diwa na malaman yung totoong pangalan ng ating kalahayan. Ay napakalaking biyaya, pagpapala, sapagkat sa dinami-dami, ito na naman tayo sa dinami-dami. Isipin nyo talaga, sa dami ng tao sa buong mundo, bakit ikaw at ako, tayo lang ang nabuksan ang diwa. Maraming nakakita sa mga video ni ating mahal na kamahalan, ng OEC. Pero hindi sila nakapasok dahil hindi nabuksan ang kanilang mga diwa. Tayo andito, tinawag tayo ng ating alahayam. So, paano natin panatilihin? Dahil ang sabi, ang manatili hanggang wakas, sila ang maliligtas. Tinawag tayo, pero hindi ibig sabihin na ganun na lang. Meron yung kasabihan na many was called, but few are chosen. So, pwedeng gasgas sa inyong mga pandinig, pero ito yung katotohanan na dapat tayong manatili, magpakatatag tayo, dahil makakasama tayo
na sinabing few are chosen or konti lang ang pinili. Kung tayo'y manatili, magpakatatag, sumunod, yung righteousness na sinasabi, obedient, yung covenant, hindi huwag natin gayahin yung mga ibang na sinayang yung pagkakataon. Alam nyo ba na marami tayong kasamahan, pumasok dito, pero yung iba, lumabas. So, yan po mga kapatid, mapalad po tayo. Panghawakan natin ang binigay ng ating kabayahawa, yung covenant, and manatili tayo maging righteous, maging obedient para hanggang wakas ay manatili tayo at pagpapala lahat ng dinamis niya sa atin. Ay makakamtan din natin pagdating na panahon. Baka sabi nga niya, malapit na dumating. Eh, yung susunod na, kakurunahan na natin ang ating mensaher. So, yun lang, napakatatag tayo. Huwag tayong magpa-apekto sa mga sinasabi sa mga ibang tao. Kung ano-ano, puro-purong walang pinagbasehan. Basta mag-keep tayo doon sa katuruan na pinahagi ng ating mensahero through priesthood hanggang sa mga chapter officers hanggang sa baba. Yun po yung gagawin natin. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Happy New Moon. And mabuhay po tayo lahat kasama natin. Yada! Yeah.